engineer deh Jesus kulit. Nah, pergi ke mana? Dia si water boy. So ang machine niya po is a 3000 GPD na semi-automatic. Naka-semi-automatic siya na ang purified setup. So tatlo po yung product natin sa water refilling station na karamihan nakikita niya sa Pilipinas. Una, purified, alkaline, at saka mineral. Yung pong purified natin, ito lang po yung tatagal ng isang buwan. Sabi ng DOH, ang shelf life po niyan, 1 month. Pero, sa experience po na ibang water refilling station, at saka sa experience din namin na nagkaroon ng water station, yung tubig nyo na nilagay nyo sa bote, iwan nyo lang po ng isang taon sa loob ng bahay, after 1 year, same pa rin ang quality. Yun po yung purified. Yung mineral at saka alkaline po, ang shelf life nito, 3 days, sabi ng DOH. Tatlong araw lang po, kailangan mapalitan o itapon nyo yung tubig. Bakit po? Sa tatlong araw, depende po sa source water nyo, magkakaroon na siyang kulay, amoy, at saka lasa. Parang panit na po. Apo, ang mineral at saka alkaline. So, about siguro 90% po ng water refilling station sa buong Pilipinas ang gamit nila purified. Meron pa rin pong ibang klase, oxygenated at saka yung ozonated water na tinatawag nila. So, iba-ibang stages, meron pang distilled water. Yung distilled water naman po, pinapakulo yun. Na? Tapos, yung steam, nag-evaporate, i-condensate ulit, yun po yung distilled water. So, ang pinakasimpleng paraan ng purification and so far pinakasafe, sabi ni DOH, is itong setup natin, purified. Yeah. So, 3000 GPD, semi-automatic. Explain ko po mamaya bakit siya naging semi-automatic. And then, purified setup. Kasi pagka may nagtanong, ano ba yung tindan nyo? Ah, purified water. Na? Although, ngayon po, ang tawag na nila is misan ang term is mineral. So sabihin ng tao, ano tinda nyo? Mineral water. Naging ano naman po yun. Naging yung pinaka-common na salita ngayon. Mineral. Oh, sa akin ka nang bumili ng mineral water. yun na lang yung nakaulbilan. Pero, ang produkto po talaga natin is purified water. Pag purified water, dumaan po siya ng reverse osmosis. Ito po yan. Wala pong ibang filtration system na kasing linis nung dumaan siya sa reverse osmosis. Ano po? So, yung mineral at saka alkaline, ano po yan? Ang shelf life niya, 3 araw lang. Dapat sa 3 araw, napalitan niya na. Eh, kapag kamisan yung customer, bibili sa inyo, 1 linggo niya, hindi niya pa naubos yung tubig. Na, 1 linggo na, nandun pa yung tubig sa kanya. Yun. Kaya hindi natin, minsan medyo nahihirapan sa marketing kapag mineral yung kanyang setup. Ano po? Pero case to case basis, meron din naman yung masipag lang sila mag-deliver, iti-deliver niya, mineral, dapat minomonitor niya sa 3 araw, dapat nagkalit ka. Although ngayon, may mga technology na lang po napapatagal nila ng konti yung mineral. Siguro more than 3 days, 4 days, meron tayong tinatawag na ultra filtration. Na, napapahaba ng konti yung quality ng tubig under mineral at saka alkaline. Okay? So pag nangyayon sa inyo, tindan nyo purified water po yan. Okay? So, ang filtration po natin, magsisimula siya sa labas, yung source water po niya. Tingnan po natin dito. Ito yung source water niyo. Diyan po ka nagsisimula. Ito pong source water niyo, kaiba po sila ng wiring. So ito po, naka-connect na diretso doon sa tangke niyo. Ano sir? Tapos, meron siya sariling, ano po rito? Switch. Ito po siguro. Ito yung switch nung, ano yun. Every morning, dapat nakasaksak po siya. Every morning, saksak pa ngayon siya. Pagka nakasaksak po siya, napuno yung tangke, mamamatay na po sa yung pump sa labas. Kapag ka po nabawasan ang laman nito, aandar automatic yung labas.
So every morning, bago po kayo mag-set up dito, dapat nakasaksak itong plug na po papaanggap ng tubig dun sa source water. Okay? Pagka-umandam na po yun, maririnig nyo naman po ulit, ha? Maririnig nyo, may sumisirit na tubig. Pagka-umandam na po siya, ibig sabihin, naglalaman yung rotang natin hanggang mapuno niya. Now, basta may laman na po yan, ready na kayo mag-filter. Yung tangki po nyo ng rotang, wala pong laman yan, pero umaakto na rin siya bilang filter. Kasi kapag pumasok po yung tubig ko sa rotang, lahat yung mga suspended solids na mabibigat, tulad ng mga buhangin, pumasok dyan ng bato, minsan meron pa pong decay ng animals, may decay ng halaman. Diba sa lupa natin yung mga nalulusaw na halaman, nandun sa ilalim ng lupa yan eh. Hindi po may iwasan na sumama yan sa tubig natin sa ilalim. So ipag hinigop ng bomba yon, dadali niya dito sa rotang, ang rotang na mismo, filter na siya. Wala pong laman yan, pero nafi-filter niya. Lahat punong lulutang, bababa po yan. Diretso sa ilalim ng tangke. Kaya kapag kami sa pagbinuksan yung tangke niyo, may buhangin, may bato, etc. doon sa loob. So yung rotang niyo po, pag may laman na, ready na kayo filtration. Ang objective niyo po dyan, dapat mailipat natin yung laman ng rotang papunta doon sa product tank. Kasi ito po ay titindan nyo eh. Diba? Ito ay titindan nyo yung product. So ang objective natin, mailipat natin yung laman nun, dadaan sa filter, diretso doon sa product tank natin. Na, so, papunta po sa product tank. Okay. To start, ang unang switch niyo po is breaker. Nilagay po namin ang breaker sa harapan para madali nyo po ma-access. Na, halimbawa, nagkaroon ng problema yung machine. Breaker kagad. Off nyo lang yung breaker. Yeah. Pagka mag-start na kayo, on nyo lang po si breaker. Pag in-on nyo si breaker, meron na siyang indicator doon na may power na po yung machine. Pagka gusto nyo po linisin yung makina, off nyo lang. Kahit na punasan niyo po ng basang-basahan yan, wala problema. Basta i-off niyo po yung breaker. Pag naka-off na po yung breaker, safe na po tayo dyan. Huwag niyo lang pong bubuhusan kasi nandito sa loob. Kuryente niya, huwag niyo bubuhusan ng tubig. Yung punas, wala pong problema yan. So pag naka-on na si breaker, ready na po kayong mag-operate. Ang unang switch niyo po, feed, pangalawa, RO, pangatlo, product, pang-apat, UV. Kaya pinagtabi-tabi na po namin yan. Ang unang switch, feed, pangalawa, RO, pangatlo, product, pang-apat, UV. Ang unang switch nyo po is feed motor. Pag in-on nyo po yung feed motor, pakita ko lang po. Tatlo po yung motor nito. Feed motor, naka-label po yan. Product motor, naka-label din po yan. At saka yung RO motor. Yeah. Kapag ka nag-switch po tayo ng feed motor, ang unang aandar is feed. Ano po? Pag sinwitch siya doon, feed motor. Itong feed motor po natin, kung papansin nyo, meron siyang automatic pump controller sa taas. Ito ding product motor, meron din siyang automatic pump controller. Yung pong RO, wala. Iba po ang system niya. Yeah? Iba ang nagsuswitch sa kanya. Ang trabaho po nitong automatic pump controller natin, siya ang magdidikta ng sa feed motor kung wala na siyang mahigop na tubig. Ganon din naman, kapag ka wala nang pupuntahan yung tubig, sasabihin ni pump controller, mamatay ka na. Sabihin niya kay feed motor. Siya magdidikta po doon kung kailan siya aandar at saka mamamatay. Ito po ang yung automatic pump controller natin, ito ang kapalit ng mga pressure tank na nasa labas, na may pressure switch. Kasi kung maglalagay pa tayo dito, noong araw may mga pressure tank ako sa loob ng water station. Na? Noong araw meron pa yung bladder tank, yung tanke na nakahiga. May goma po sa loob yun. Yan. Tinanggal po yung mga yun. Ang kapalit niya na, automatic pump controller. Siya yung magdidikta kung kailan aandar at saka mamamatay yung motor. So pag wala po siyang mahigop dito, mamamatay siya. Pag wala siyang mailabas, mamamatay din po. So lari, pinaandar natin ang
feed motor, tapos sinara natin to, automatic mamamatay po yan. Kasi walang mapuntahan ng tubig. Okay? So, ito po yung feed product, RO. Ito po yung automatic pump controller para sa feed, automatic pump controller para sa product. Total, nandito lang po ako sa likod. Explain ko na rin. Si product motor, siya kung susupply ng tubig dun sa ating overhead faucet. So, sa gray po natin dun sa apo, dun sa taas. Siya kung magsusupply ng tubig dun. Sorry. Ang trabaho ni product motor at saka ni pump controller, kapag ka nagre-refill kayo dun, binuksan nyo yung gripo, aandar to. Pag pinatay nyo yung gripo, mamamatay siya, busa. So, hindi nyo na kailangan pabalik-balik dun sa switch. Paano kung yung makina nyo, sampung hakbang mula sa gripo. E di tatakbo pa kayo palito. Dito po hindi na. Pagkasara nyo yung gripo, automatic patay yung product motor dahil dito sa pump controller. Ganon din po ito. So si feed motor, kumukuha po siya ng tubig mula dito papunta dito sa unang media. Pag sinwitch ko yan, kukuha siya ng tubig papunta rito, papunta dyan. Na, nakabaon lang po kasi yung mga tubo kaya hindi natin nakikita dito. Na, medyo yung mga setup ng water boy talagang ina-underground po namin. Para dumaan man kayo rito, wala tayong sabit-sabit. Wala kayong hinaakbangan sa gabal. Wala po sa gabal. So, si product motor naman po, kukuha siya ng tubig kay product tank. Okay? Samantalahin ko pa rin, yung mga bulb po natin, kung papansin ninyo, kapag ka ang valve po natin naka-align, ibig sabihin open. Pagka naka-cross po yan, close. Okay? Ang valve po natin kapag ka naka-align, open. Pagka naka-cross po siya, close. Yeah. Ganun din po ito. Kung papansin ninyo, karamihan ng mga valve natin, open. Kaya po kinaklaro yung mga valve. Marami po kaming napuntahang water refilling station. Tumatawag sa amin, sir, namatay po yung pump, ayaw na po kumanda. Sige po, turo ako ng turo, sa pump, sa telepono. Ayan. Hanggang sa, hindi na talaga niya mapaanda. Ah, sige, saglit lang po, pupunta ako dyan. Ang biyahe ko, Tarlac to Bataan. Ayan? Tarlac to Bataan yan. Pagdating ko sa Bataan, sarado lang pala to. Naisarado ng batang dumaan. So, lumakit ako yung balot na sinasabi niya, sarado. Kaya pala wala makadaan tubig. Diba? So, klaro po tayo sa motor, klaro tayo sa valve. Okay. Kung alam na natin yung mga motor, start tayo sa feed motor. Ang feed motor po natin, kukuha siya ng tubig mula sa rota, papunta kay multimedia, lilipat kay carbon media, lilipat kay softener, dire-diretso po siya kay 1 micron, 5 micron, 10 micron, dire-diretso siya kay RO motor. Si RO motor, meron po siyang solenoid valve na tanso sa likod. Okay? So pagka-switch ko, nakita niya nag-on, umandar ang motor, pumasok ang tubig kay multimedia, lumipat kay carbon, lumipat kay softener, dire-diretso po kay 1, 5, 10 micron, dire-diretso siya rito sa likod. Dahil wala na po siya mapuntahan, kahit naka-on, namatay po yung motor. Kasi wala na po siya mapuntahan. Ang tawag niyo po doon, pre-filtration. Ang tawag niyo doon, inihahanda ni pre-filtration ang tubig bago pumasok kay reverse osmosis. Okay? Si reverse osmosis, ito po yung medyo puso nung filtration niya nung makina. Ito yung puso nung makina. Si reverse osmosis, siya po yung una, medyo may pinakamahal na filter. Kaya kailangan alagaan niyo po yan. Ano? Medyo, kung i-co-host natin yan, medyo pinakamahal yung laman nito, reverse osmosis. Actually, pwede po natin papasukin ng tubig mula doon sa rota, diretso na kayo reverse osmosis. Pwede po yun. Ang problema, hindi po siya tatagal. Ang problema, hindi po siya ganun ka-efektibo yung filtration niya. Kapag diretso ko, pwede po eh. Kaya lang after 1 to 2 weeks, tatawagan niyo ako. Bibili kayo yung bago membrane. Na, kung ang presyo niyan eh,
5,000, 11,000, 14,000, may mga membrane pa ng mga disease sa ismin, may mas mahal pa. Every 2 weeks, bibili kayo sa akin. Pero pag nirekta. Pero dahil hindi ko gusto yun, at hindi nyo rin gusto yun, na magkano ba sa pera sa ipad? Paris yun. Na, so, nililinis muna po natin. Inihahanda muna natin ang tubig bago siya pumasok kay reverse osmosis. Yun po yung trabaho nito. Kaya medyo dumami. Na, multimedia carbon softener, 1 micron, 5 micron, 10 micron. Ayan. Mamaya, i-discuss ko po kung ano laman naman yan. Na, itutuloy ko lang yung proseso para alam nyo i-switch yung mga switch dito sa harapan.